Yahwa. Alleluia. San Jose manggagawa, papuri sa Diyos. San Jose manggagawa. Alleluia. San Jose manggagawa, papuri sa Diyos. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ng pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, sa paggunita natin ngayon kay San Jose bilang isang manggagawa, ating alalahanin at ipagdasal ang lahat ng mga manggagawa sa buong mundo, lalo't higit ang mga manggagawang Pilipino na walang sawang naghahanap buhay para sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Sa ating Ebanghelyo, hindi kinilala ng kanyang mga kababayan si Jesus. Siya'y kinilala bilang anak ng isang karpintero at buhat sa isang payak na pamilya. Kaya naman kasabay ng kanilang pagkamangha, sila rin ay nagduda sapagkat di nila kilalang tunay si Jesus. Patuloy nawa nating kilalanin si Jesus sa mga taong nakakasalamuhan natin araw-araw, lalong-lalo na sa mga inaapi, gutom at walang boses sa lipunan. Bagamat sila'y payak, hindi ito nangangahulugang wala na silang kwenta. At upang tayo po ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga pagkukulang at mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang may gawa sa tanang umiiral at ang nagtakda sa batas ng paggawa para sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na maganap namin ang gawain inyong inatas at makantaw namin ang gantimpala na iyong ipinangako. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Diyos, ngayon lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang mga tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon at sa lahat ng mailap na hayop.
maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-anim na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng anim na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinangi, sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang. Hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yaong taong lilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yamang itong buhay namin, maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, Poon, titiisin yaring lagay nitong inyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan? Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin, may galak ang aming awit. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain. At sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Tumayo po ang lahat. Manunubos naming mahal, salamat sa iyong patnubay at paglingap araw-araw. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumahin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Paano siya nakagawa ng kababalaghan? Hindi ba't ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose,
Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilalin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Mayo 1 at ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Jose bilang isang manggagawa. Kaya nga din po ang araw na ito ay araw din po ng mga manggagawa. Kaya kasama po sa ating misa para sa umagang ito ang lahat ng mga manggagawa, ang lahat ng mga naghahanap buhay, ang lahat ng mga nagsasakripisyo upang patuloy na mamuhay. Mga kapatid, ano nga ba ang naging papel ni San Jose sa buhay ni Jesus? Sa atin pong ebanghelyong napakinggan, hindi mga naniwala ang mga tao o mga kababayan ni Jesus sa kanya. Bakit? Dahil nagpahayag siya ng salita ng Diyos nang may karunungan. Nagpahayag siya ng salita ng Diyos na hindi pangkaraniwan. At marahil tatanungin natin, kagaya ng kanyang mga kababayan, saan kaya nakuha ni Jesus ang mga bagay na ito? Alam natin na meron siyang kakayanan dahil siya ay Diyos. Alam natin na siya ay may kakayanan dahil siya ay anak ng Diyos. Pero ganun pa man, alam din natin na siya ay tao na kagaya natin. Pero paano niya nakuha ang lahat ng mga bagay na ito? Marahil dahil sa pagbubog sa kanya ni San Jose. Ang karunungan ni Jesus bilang isang tao, nakuha niya sa kanyang ama na si San Jose. Sabi nga sa mga kwento, ang pagiging manggagawa ni Jesus ay nakuha niya sa pamamagitan ng turo ni San Jose. May mga kwento pa nga na sinasabi na si Jesus din ay naging isang magaling na karpintero kagaya ng kanyang ama. Pero merong isang bagay na marahil na ituro si San Jose kay Jesus. At ano po yun? Na sa lahat ng kanyang pagkilos at paggawa, dapat itong nagmumula sa puso. Sa pagkilos at paggawa, dapat itong nagmumula sa puso. At makikita po natin yan, mga kapatid, sa buhay ni Jesus, sa kanyang pagmimisyon, sa kanyang pagpapagaling sa mga may sakit, sa kanyang pagpapalayas sa mga demonyo, sa kanyang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang tao. Hindi niya lamang ito ginagawa dahil nakikita niya itong gawin, dahil sa ito ay isang obligasyon. Bagkus ang lahat ng kanyang ginagawa, nagmumula sa puso. At kapag ito po ay nagmumula sa puso, nangangahulugan na meron itong pag-ibig at pagmamahal. Kaya mga kapatid, magandang tingnan din po yan sa buhay natin. Bakit ba natin ginagawa ang mga bagay na ating ginagawa? Bakit ba tayo naghahanap buhay? Para lamang po ba magkaroon ng pera? Bakit nga ba tayo naghahanap buhay? Para lamang ba tayo ay makaraos sa ating pang-araw-araw na buhay? Marahil. Pero ang pinakapunot dulo kung bakit tayo kumikilos at gumagawa araw-araw,
dahil nagmumula ito sa ating puso. Dahil nandoon yung pagmamahal sa lahat ng mga bagay na ating ginagawa. Nakakalungkot minsan, mga kapatid, na minsan binabase natin sa ating mga gawa ang dignidad ng taong ating makakasalamuha. Pero tandaan natin, ang lahat ng gawa, ang lahat ng trabaho, ang lahat ng hanap buhay, kung galing sa puso, kung merong pagmamahal, ay tunay na pantay-pantay. Mga kapatid, sa araw na ito, sa kapistahan ni San Jose bilang isang manggagawa, humugot tayo ng lakas kay San Jose. Dahil marahil dyan din humugot ng lakas ang Poong Jesus Nazareno upang magampanan niya ang lahat ng kanyang mga gawain at misyon sa buhay. At magagawa lamang ito kung ang lahat ng bagay ay magmumula sa puso. At kung ito ay nagmumula sa puso, laging itong may pagmamahal at pag-ibig. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, tingnan natin at tanungin natin ang ating mga sarili. Meron bang pagmamahal sa aking pagkilos at paggawa? Meron bang pagmamahal sa aking paghahanap buhay? At ganun din, ipanalangin natin na ang lahat ng manggagawa ay hindi lamang gumawa o maghanap buhay, kundi ang lahat ng manggagawa gawin ang kanilang mga gawain na nagmumula sa puso ng may pag-ibig. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo kay San Jose para sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang ating panalangin, paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang simbahan naway magpatuloy sa pagpapahayag ng mga kahalagahan ng katarungan bilang susi sa ating kapayapaan. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga pinuno ng pamahalaan at mga ekonomista, naway magsikap para sa makatarungang pamamahagi ng mga yaman at magtaguyod ng dangal ng lahat ng tao. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga negosyante, naway gamitin ang kanilang mga kabuhayang interes para sa paglilingkod sa lahat. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga dukha at mga walang hanap buhay, naway makatagpo ng marangal na paraan ng ikabubuhay. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga yumaong naghirap sa paggawa noong sila ay nabubuhay pa rito sa lupa, naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ama naming manunubos, sa pagsasama ng aming mga panalangin at sa pamagitan ni San Jose, tulungan mo kaming makita sa aming mga pagkilos ang dangal sa paggawa. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hiling
pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang pinagmumula ng tanang kagandahang loob. Tunghayan mo ang aming mga alay na inihain ngayong si San Jose ginugunita namin. Para mo nang awang pagbigyan ang aming kahilingang kami naway itaguyod at tulungan ng mga handog na aming inialay kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ginugunita si San Jose, nilob mong magpakasal kay Mariyang Birheng Mahal, si San Jose'ng maasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila, si San Jose naghahanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa'yo naway tinggin. Ako
Pagkain mo kami ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap upang kaming lahat maging karapat dapat kay Jesus iyong sinisintang anak. O San Jose, ikaw ang tunay na huwaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo nananalangin ang samo namin, sa iyo naway dinggin. Akayin mo kami ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap upang kaming lahat maging karapat dapat kay Jesus iyong sinisintang anak. Akayin mo kami ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap upang kaming lahat maging karapat dapat kay Jesus iyong sinisintang anak. Kay Jesus iyong sinisintang anak. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating Healing Mass and Service sa darating na May 4, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Mag-iisa po tayo. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards tulad ng pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard lamang at sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay tumanggap nawang lubusan ng bungang walang maliw na kapayapaan sa pagtataglay namin ng katibayan ng iyong pag-ibig sa aming kalooban ayon sa halimbawa ni San Jose at sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Jose manggagawa. O aming ulirang San Jose, patron ng Santa Iglesia, patron ng mga manggagawa sa iyong bisig, iyong inilagaan si Jesus at si Maria.
sa iyong bisig tulad ng ibang mga ama at manggagawa ay bumuo ng mabuting pamayanan at tahanan. Tuwin ay idalangin mo kami sa iyong anak na sana'y kami alagaan dito sa aming buhay. Gayun din iyong ipagsanggalang ang mga manggagawa, ang mga taong tumutulong upang bumuo ng isang masaya at maunlad na bansa. Amen. San Jose, manggagawa, ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala ng mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Nazareno, niluluwalhati.